Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampo, nilisan ako, kung mawa wala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko, inulila mo? Itong pangalawang araw ng ating simbang gabi ay ito din po ang Gaudete Sunday. Ang ibig sabihin ng Gaudete Sunday, magalak tayo. Sa apat na linggo ng Adbyento, nandito na tayo ngayon sa pangatlong linggo. Halfway na tayo. Sa mga dinadaanan natin, sa mga nakalipas na araw, yung pangalawang unang linggo ng Adbyento, pangalawang linggo ng Adbyento, dumadaan din po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Nalampasan natin yon, yung paghanda na yon. Ngayon, isang linggo na lamang at ipagdiwang natin ang Kapaskuhan. So, nandyan yung kagalakan. Kagaya baga ng Bukang Liwayway. Sa Bukang Liwayway, napakagandang imahin itong Bukang Liwayway. Kahapon lamang, nagpunta ako sa isang parokya umagang-umaga. At doon sa 4:30 ng umaga, nakikita kong unti-unting sumisilak, humibidlisyo, nakikita yung araw. Sa kadiliman, unti-unting nagliliwanag. So, ito din pong ating pagdiriwang ngayon ng Gaudete Sunday, ang liwanag ng pag-asa. Ang ating Panginoong Hesukristo ay panganak o kanyang kapanganakan, at yan ngayon ang ibig sabihin ng Gaudete Sunday. Ngunit, mga kapatid, ang napili ko pong awitin ngayon, itong awiting itong Pamasko, ngunit kinikritisize ko ito na para bagang itong awiting ito ay hindi ugnay sa pagdiriwang natin sa Kapaskuhan. Pakinggan ninyo ang lyrics na ito. Kung bawa wala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko, inulila mo? Sayang, sinta, ang sinumpaan. Paano ang Pasko kung wala ka? Tama ba ito? Kung mawalan ka, for example, ng kakaibigan mo, mawalan ka ng girlfriend, mawalan ka ng boyfriend, kagaya ng nangyari kay sa Katnel, no? Siguro, sabihin ba natin, pag tayo din po ay followers nila, yung mga kabataan natin nga talagang babad na babad sa pagsuporta sa tambalang ito, at sabihin ba na walang Pasko dahil naghihiwala itong dalawang ito, ganun din po ba? Wala bang Pasko? Yun ba ang mensahe ng Kapaskuhan? Iugnay natin ito pag wala tayong pang-noche buena. Dahil sa hirap ng buhay, mga dinadaanan na paghirap ni mama, ni papa, walang pang-noche buena, walang pangbili ng regalo. Ganun ba? Walang Kapaskuhan kung wala ito? Ito ba talaga ang ating napakasintro sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan? Ito bang mga bagay na ito? O ba kaya there is something more, there is something essential sa pagdiriwang natin sa Kapaskuhan? Huwag nating kalimutan, nung Kapaskuhan, pinanganak ang ating Pasokristo, saan? Sa sabsaban. Pagsabihin nating sabsaban, kainan ng mga hayop, na parabagang tinuturing ang ating Panginoong Diyos na isang hari sa mga hari, ngunit pinanganak sa sabsaban.
Hindi pinanganak sa hospital, hindi pinanganak sa hotel o sa palasyo, kundi sa sabsaban. Anong mensahe para sa atin ito? Ang mensahe dito para hindi natin sabihin na malayo ang Panginoon, special ang Panginoon, hari ang Panginoon. Hindi po. Ang mensahe para sa atin na tayo'y sinasamahan ng isang Diyos na nagpakumbaba para ipamulat sa atin na sa ating paglalakbay, kasama natin siya. Kung wala mo lang man tayo sa buhay, nakipag-isa tayo sa kanyang kapanganakan, yung time na yun ay winter na winter, bukas na bukas yung bili na yun. At sino yung makasama? Hindi mga opisyalis ng ating ng gobyerno noong kapanahon ng iyon. Walang mga sundalo or walang mga militar. Ang kasama niya, mga magulang, mga hayop, tagapagpastol. So napaka-importante itong mensaheng ito. Yes, kailangan natin ang mga bagay na ito. Kailangan natin ng material na bagay. Kailangan natin na may financial boy na tayo. Pero pag wala naman tayo, hindi natin sabihin na walang kapaskuhan. Walang ako sa buhay. Hindi kaya i-turn natin into something na sa pag walang-wala tayo, nakipag-isa tayo sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Nagagalak tayo hindi sa mga material na bagay. Nagagalak tayo dahil pinanganak ang ating Panginoong Kristo para sa ating lahat. Yun nga sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Sa pagmamahal ng Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak para ipamulat sa atin na ang kanyang anak ay hindi espesyal, na ang pinaka-gift natin dito sa Christmas na ito, walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Diba? Sa ating bagang lahat, sinasabi nga natin, anuhin mo man yung nandyan yung lechon sa'yo, ikaw lang mag-isa kakain sa lechon dahil hindi mo kasundo yung mga membro sa pamilya. Anihin mo man, nandyan na sa'yo lahat. Ngunit, again, wala ka namang kasundo. Paano man yan? Kung walang-wala ka, ngunit napakaganda, nandyan yung mga mahal mo sa buhay, hindi kaya yun ang pinakaminsahe dahil nandoon yung pagmamahalan, nandoon yung pag-iintindihan, nandoon yung kapatawaran, nandoon yung pagbibigayan, di ba? Ang importante dito na pinagkaloob, binibigay as a gift sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. As a gift, hindi yung mga material na bagay. Yun pag ang konsepto natin sa ating society ngayon, sa capitalistic society natin, tabi-tabi lamang, di ba, sa mga mall natin. Pag Agosto pa lamang, makikita na natin mga palamuti sa mall na nag-invite sa atin, "Hali kayo, bibili kayo at bibili kayo." Na para pang wala tayong pabili, malungkot ako dahil wala akong pangbili. Ngunit again, ang pinakaminsahe ng Kapaskuhan ay yung biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Dahil mahal tayo ng Diyos, sino na bang hindi magmasaya? Sino na bang hindi magalak? Yun din sabi natin, Gaudete Sunday, nagmasaya tayo dahil ang pinaka-gift sa atin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung tinitingnan natin, ito din po baga ang naging dahilan na strike anywhere tayo pag hindi natin alam kung anong pinaghandaan natin. Hindi natin nakikilala yung mga sarili natin kung anong pinaghandaan natin. At napakaganda, may isang kwento ako na alala. Isang kwento ng stone cutter. Isang araw, habang nagtatabas siya ng malaking bato, sinisikatan siya matinding sikat ng araw, talagang nainitan siya. Sabi niya, "Ang hirap naman ang buhay ng stone cutter, Panginoon. Pwede bang gawin mo akong araw?" Sabi niya. Yun ang panalangin niya, "Pwede mong gawin akong araw." Din pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na maging araw siya. So, madaling salita, naging araw siya. At talagang pinapasikat niya ang kanyang kapangyarihang araw. Ngunit, kalaunan, dumating yung alapaap. Dahil dumating yung alapaap, hindi na siya yung araw niya, yung sikat niya, hindi na makapag-penetrate. Tinatabunan, kinukover siya ng alapaap at umuulan. Sabi niya, "Wow, mabuti pa yung ulan. Talagang ang lakas."
Buti pa yung ulan, taga tumatagos doon sa mga puno. Ako ngayon natatabunan ng ulan. Sabi niya, Panginoon, pwede bang gawin mo naman akong ulan? Yun ang panalangin naman niya. At pinagkaloob naman ng Panginoon, sabi niya, sige, pag yan ang kahilingan mo, maging ulan, kung mag-enjoy ka, sige, yan ang buhay mo. Di naging ulan na naman siya. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng ulan. Nakikita niya ngayon na yung ulan naging tubig. Dumadaloy sa ilog, napakalakas. Sabi niya, ang sarap naman ng daloy ng tubig. Ang sarap, siguro magiging tubig na lang kasi ang lakas-lakas. Dumadaan pa ito sa mga ano-anong dadadaanan hanggang doon sa dagat. Doon pa nalangin niya, Panginoon, pwede bang gawin mo akong ano? Gawin mo akong tubig na lang sa ilog. Din pinagkaloob naman sa kanya ng Panginoon naging ilog. Ngunit abang siya ay nagiging tubig, inahampas niya yung mga malaking ano, malaking bato. At talaga nasasaktan siya, ang sira pala na maging tubig ng agos ng ilog dahil inaharap mo yung mga malalaking bato. Sabi niya, Panginoon, pwede bang gawin mo naman akong bato? Gawin mo na akong bato. Sabi ng Panginoon, sige, kung masaya ka maging isang bato, sige, maging isang bato ka. Naging isang bato na naman siya. Ngayon, yung naging isang bato siya, lumalapit sa kanya yung stone cutter. Yung mga stone cutter, kinuha yung mga bato, kinuha siya, at kinakat na naman siya. Sabi niya, Panginoon, pwede bang ibalik mo ako sa paging stone cutter? Ang hirap pala ng buhay dito. Naging stone cutter na naman siya. Pag minsan, hindi natin alam yung mga sarili natin. Dahil hindi natin alam yung mga sarili natin, strike anywhere tayo. Pag minsan dahil hindi na alam natin yung mga sarili natin, natun yung gaya-gaya. Dahil hindi natin magaya, nalulungkot tayo. Parang walang kasayahan ng ganung gaya-gaya, ano? Mga kapatid, titingnan natin yung ebanghelyo natin. Napakaganda po. Dahil tinatanong si Juan Bautista na mga inutusan ng mga pariseo. Sabi nila, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ay si Elias? Ikaw ba isang propeta? Napakatotoo ni Juan. Kilalang kilala man si Juan, ngunit hindi niya pinagpalaki yung sarili niya. Hindi niya pinataas yung sarili niya. Ngunit nandoon yung kababaang loob ni Juan. Kilala niya ang sarili niya. Hindi niya ginagaya ang Diyos. Sabi niya, hindi po. Hindi po ako. Hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. Napakababa ang kalooban ni Juan. Sa paging kababa ng kalooban ni Juan, nandoon yung totoong pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Saan naninirahan sa Juan? Nandoon sa ilang na puok. Mga kapatid, siguro tatanungin din natin yung mga sarili natin, sa aking paghanda sa Panginoon sa Kapaskuhan, ano yung totoo ko? Alam mo, hindi po madali. Tatanungin niyo ako, ikaw, Father, madali ba sa'yo na maghanda, maging totoo? Hindi po. Hindi po madali. Dahil nandito tayo sa mundong ito, araw-araw, hinahamon tayo, sinusubukan tayo. Hindi po madali. Kasi kaming mga pare, ang daming gaya-gaya din po namin. No? Ngunit, again, sa mensahe ngayon ni Juan Bautista, yung paghanda natin sa pagdating ng Panginoon, nandun yung paging totoo natin. Sa paging totoo natin ay nandoon yung kababaang loob natin. Wala pong iba na maging susi natin sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Diyos sa Kapaskuhan, yung kababaang loob natin. Maging totoo tayo sa sarili natin. Mahirap man, ngunit alam natin, pag binubuksan natin yung sarili natin sa Panginoong Diyos, walang imposible sa Diyos. Again, sa isang awitin, kung mawa wala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Ito ba ang mensahe para sa atin sa Kapaskuhan? Ang mensahe sa atin ng Diyos na maging totoo tayo katulad ni Juan. Walang ibang susi sa kasayahan sa pagdiriwang natin sa Gaudete Sunday, kundi yung ating pakumbabaan. At sa ating pakumbabaan, ialay natin sa Diyos ang ating mga sarili. Amen.